Paano nga ba kung tumama sa Pilipinas ang kakilakilabot na tabiguan? Paano mapapaghandaan ito? Ano pinakamalagang dapat gawin? Alam niyo ba na ako ay isa sa mga milyong-milyong nakasaksi ng kasindak-sindak na lindol dito sa bansang Japan? Bigla kong naisip na ito na yata ang hudyat ng katapusan ng mundo. Paano nga ba ako naligtas sa matinding 9.1 magnitude na lindol na mga panahon iyon? Paano nga ba ako iniligtas ng ating mapagmahal at napakabuting Diyos? Nais kong ibahagi sa inyo isang patotoo at patunay na tiyak na magbibigay sa inyo ng inspirasyon at gabay tungkol sa kabutihang nagawa ng Diyos sa akin noong panahong dumating ang malakas na lindol dito sa bansang Japan. At bago ko po umpisa ng lahat, nagpapasalamat po muna ako sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan niya ako ng lakas na magamit ko na ang aking boses sa pamamagitan ng pag-upload ng video ito. At sa lahat po ng aking mga televiewers, pagpasensyahan niyo na po ang aking boses. At ang mahalaga po ay maipahayag ko sa inyo ang karanasang iyon. Para na rin po sa support at pagtangkilik na mga pinabahagi ko dito sa aking channel ay pakilike na rin po at pakishare sa iba. At sa mga baguhan po sa aking channel ay pag-subscribe na rin po kayo upang pasubaybayan po ninyo ang mga susunod ko pang mga i-upload na video. Maraming salamat po. Alam niyo ba na bago dumating ang kalunos-lunos na 9.1 magnitude na lindol na mga panahong iyon, taong 2010 at buwan na October, patatlong buwan ko pa lamang noon sa bago kong trabaho bilang isang waitress sa isang pribadong Italian restaurant sa parte ng Tokyo na kung saan maraming high-rise building at mataong lugar. Isang oras halos ang aking binabiyahe papasok lagi sa trabaho sakay ng tren. At naninirahan naman ako noon sa katabing probinsya. Nang matapos ang trabaho na maghapong iyon, ay bigla na lamang nagpatawag ng meeting ang may-ari ng restaurant. At doon ay sinabi niya na buo na ang kanyang desisyon na ibenta na ang kanyang pwesto sa iba. At ang pinagbilhan nito ay ipagpapatayo naman niya ng ibang negosyo sa ibang lugar. Kaya naman kaming lahat ay sinabihan na hanggang katapusan na lamang ng December 2010 kami na pwede magtrabaho. Nalungkot ang ilan sa mga empleyado bago pagamat ako naman ay hindi naapektuhan dahil tatlong buwan pa lang naman ako sa trabaho ng mga panahon iyon. Nang sumapit ang January 2011, tatlong linggo lumipas, muli akong sumubok na maghanap ng panibagong trabaho. At sa loob halos ng isang buwan na aking paghahanap ay tatlong trabaho ang aking inaplayan. Nagdaka na lamang ako at may isa sa mga inaplayan ko ay hindi ako natanggap. At sabi-sabi ko na lamang sa aking sarili na mukha yatang mailap ang bagong taon ngayon at mahirap kapag-apply ng trabaho. Alam niyo ba na first time na nangyari sa akin ng ganito? Tatlong trabaho na aking inaplayan ay di isa ay walang tumanggap sa akin. Sabay tanong ko sa aking sarili ay ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Wala akong ibang naisip kundi magpasalamat na lamang sa Diyos at sinabi kong, Lord, you are my provider. Ikaw na po muli ang bahala sa akin. At dahil hindi naging maganda resulta ng paghanap ko ng trabaho, imbes na magmukmuk at malungkot, ay naisipan kong buksan ang aking laptop upang makinig at manood ng mga playback ng gawain ng El Shaddai na nakagawian kong gawin sa tuwing ako ay may day off. Nang i-open ko ang YouTube, bilang tumambad sa akin ang isang larawan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi ko inaasahan. At doon ay may pamagat na isang milagrosong dasal. Hindi ako nagdalawang isip at pinanood ko na muna ang video ngayon. Isang milagrosong dasal ang ginawa ng isang milagrosong pari. At nasababay nga ako sa dasal na iyon habang binibigkas ng paring iyon.
na nasa kalagitnaan ng pananalangin. At nabanggitin doon ang "Fill me with your Holy Spirit." Ay bigla na lamang ako nakaramdam ng matinding panginginig ng buong katawan. At napahagulgol na lamang ako ng matinding pag-iyak. Matapos ko sumabay sa panalangin iyon, nakaramdam na lamang ako ng kapayapaan sa aking isip, tuwa, at muli ako nabuhay ng loob. Alam niyo ba na matapos sa maghapong iyon at na sumapit ang kinagabihan sa aking pagtulog, ay hindi ko inaasahan na ako ay mananaginip. At laking gulat ko na lamang sa aking panaginip at isang kalapating puti na nagniningning ang aking nakita sa panaginip. At doon ay lumilipad ito sa aking silid-tulugan. Sa panaginip na yun ako ay tuwang-tuwa habang pinagmamasdan at pilit na inaabot ng aking mga braso ang kalapating puti na lumilipad sa aking harapan. At nantangkain ko ang hawakan ng kalapating iyon ay lalo itong nagsabog ng kanyang liwanag na tila na parang ulan na sumabog sa aking mukha. Na mag-alarm ang aking cellphone ay naputol ang aking panaginip at doon ko naalala na ang pinagrosong dasal na dinasal ko ng araw na iyon na bago pa ang gabi sumapit na mapanaginipan ko ang kalapating puting iyon. At dahil sa milagrosong dasal na iyon, hindi ako nagduda at buong nanalig ako na dinalaw nga ako ng Panginoon at paramdam siya sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu sa anyo ng kalapating puting iyon na nakita ko sa aking panaginip. Alam niyo ba sa maniwala kayo o hindi? Makalipas ang isang linggo matapos ang panaginip ko tungkol sa kalapating puti na sumapit ang March 7, 2011 ng gabi, ay hindi ko sukat akalain na ako ay muling bibigyan ng Panginoon ng isang panaginip. Tila sa kalawang pagkakataon ng panaginip na iyon ay parang doon sinubok ng Panginoon ang pananalig ko sa Kanya. At sa panaginip na iyon, isang apokaliptik na napakalakas na lindol at tsunami itim ang aking nakita. Sa panaginip ako ay namamasyal sa isang lugar na hindi ko alam. Nang bigla na lamang lumindol ang napakalakas. At isang lalaki ang sumigaw ng napakalakas at nasabi niya ay, "Tumakbo na tayong lahat at dahil may paparating na tsunami." At dahil sa sinabi ng lalaki, ay ganyang kumilos ang lahat. At pati na rin ako ay kumilos sa pagtakbo upang maghanap ng mataas na lugar na kung saan ay pwedeng makalikas. At dahil sa patuloy namin pagtakbo at walang matataas na lugar, ay unti-unting lumalapit na nga ang halos 50 metro ang taas na malaking tsunami. At nang ito ay nakaambang tataklot na sana sa amin, at dahil wala kaming makuhang mataas sa lugar, ay agad ko na lamang itinaas ang aking mga kamay sa kalangitan at sabay kong naisigaw ang "Yahweh El Shaddai, tiligtas mo kami." Matapos ko nga maisigaw ang pangalan natin Panginoon Diyos, isang napakalakas sa puwersa ang biglang humila sa aking pataas. At dahil sa sobrang lakas nito at ramdam na ramdam ko, ay doon ang tuluyan na putol ang aking panaginip at ako ay nagising. Magamat hindi ko makikilos sa aking buong katawan, ngunit gising ang aking diwa. Tila baga ng mga oras ng umagang iyon ay para akong inilapag sa aking higaan dahil doon ko lamang naramdaman ang paglapat ng aking likod sa aking higaan. Nang maramdaman ko na nga ang paglapat ng aking likod sa aking kama, ay doon ako ganap na nagising. Ngunit payapa ang aking isip at hindi mala ako nakaramdam ng anumang takot o pangamba dahil sa aking nakitang masamang panaginip. Bagkus ay ibinulong ko na lamang sa Panginoon Diyos na ano man ang mangyari o ano man ang ibig ipahihwating ng panaginip ko iyon ay siya na ang bahala sa akin. Nasa wapit ng March 11, 2011 matapos ako sa aking gawain bahay, bandang alas 2 ng hapon ay binuksan ko ang television o
upang ako'y manood ng balita. Nabigla na lamang itong nag-alarm na napakalakas. At sabay isang mensahe na sa salitang ni Hongo sinabi na isang malakas na pagyanig. At doon nga ay totoong lumindol nga na napakalakas. Nagpatuloy nga matitinding pagyanig ng mga oras na iyon na tumagal halos mahigit 6 na minuto. Sinabayan pa ito ng kakilakilapot na tunog na para pang gumugulong na malalaking higanting bato sa ulap at silalim ng lupa. Napakasakit sa tinga ng mga oras na iyon ang tunog na iyon. At halos lahat ng tao ay nakaramdam ng pananakit ang tinga. Maging ako rin ay nakaramdam na para bang sumakay sa isang eroplano na lumapag at nagkaroon ng jet lag na naiwan sa loob ng tinga. Alam niyo ba ng mga oras na iyon ay wala akong naisip kundi ang Panginoon, at sinabi ko sa kanya na, Panginoon, ihahabilin ko na sa iyo ang aking buhay ngayon. Ikaw na po ang bahala sa akin buong pamilya sa Pilipinas. At dahil din sa matitinding magkasunod na tatlong aftershocks na 8.5, 8.7 at 8.8 ay nagdilimang ulap. Natakloban ng itim na ulap ang araw na parabang nagmistulang eclipse. Imbes na tumakbo sa kalye upang makihalabilo sa mga taong nagsisipanagoy at nag-iiyakan, umupo na lamang ako sa sulok sa labas ng apartment ang itinitirahan. At habang ako'y nakaupo, nayakap-yakap ang aking mga pinti, ako ay tumungo at nanalangin. Sabi ko sa Panginoon na siya ay magparamdam sa akin. Alam niyo ba sa maniwala kayo o hindi, ay totoo nga nagparamdam ang Panginoon Diyos ng mga oras na iyon. Dahil habang ako ay nananalangin, habang yakap-yakap ang aking mga binti na nakaupo, at daladala ko sa aking kamay ang panyo na Salmo 91, napansin ko na lamang ang isang sinag na tumama sa pagitan ng aking mga binti. At nang itunghay ko ang aking mga mukha, tumama sa aking mukha ang sinag ng araw. At doon lamang sa kanaroroonan ko ito suminag nang halos tumagal lamang ng 20 segundo. At sa pagitan ng 20 segundong iyon na tumatama sa aking mukha ang sikat ng araw, ay nakaramdam na lamang ako na matinding kapayapaan na parabang ako'y lumulutang sa aking kinaroroonan. Totoong kumilos nga ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Dahil inalis niya ako sa isang delikadong lugar. Marahil kung ako nga ay nagpatuloy sa aking pinapasokang trabaho noon sa Tokyo, malamang ay maraming gumuhong building ng mga panahon yun. O di kaya naman ay marahil ay may dumating na tsunami. Sa kabila ng mga patuloy pang pagyanig ng mga oras na iyon, ay nanatili akong payapa sa aking kinaroroonan na parabang wala akong nararamdaman ni anumang takot. Doon ko napatunayan na tutungang muling kumilos sa may malang pamamara ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay. At totoo nga ang ginawa niya sa pamilya ni Noah at sa pamilya ni Lot noon ang panahon ay kaya din niyang gawin sa ating kasalukuyan. At dahil na rin sa lakas at kapangyarihan ng panalangin ng Psalm 91 ay totoong tinupad ng Diyos ang kanyang pangako ng liligtas, ang katapatan at pagtitiwala ng buong lakas, buong puso, buong isip at buong kaluluwa na ilagak natin sa ating Panginoon Diyos ang ating buhay. Ano man ang ating sitwasyon o kalagayan sa buhay, may biyaya man o wala, may sakit man o wala, o abala man tayo sa ating mga ginagawa, mahalagang pasalamatan natin ang ating Diyos sa lahat ng oras. Dahil isang biyaya na ang tayo ay magising sa tuwing umaga, at ito ang isang pinakamahalagang biyayang unang tinatanggap natin mula sa Kanya. At ito ang sekreto upang tayo magkaroon ng tunay at ganap na kaligtasan.
Nawa ay minapunod po kayong aral sa akin na ibahaging patotoo. At nawa ay magsilbing gabay lamang ninyo at inspirasyon ang mayakda ng ating buhay. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos.